Eto agad-agad, Ma'am si Sylvia. Sa pamilya ko, meron din kayong hindi pagkakasundo ng biyenan mo dito sa storya na si Lola Karing. Yes. Okay, so eto ba ay parang before or isa man sa buhay mo ay na-experience mo yung ganun na hindi pagkakasundo sa biyenan? Natatandaan ko kasi yung mami ni husband ko, si Art, and daddy, well, meron akong nararanasan na mga, alam mo, syempre, pag una girlfriend ka, aalamin naman talaga ng pamanang magulang. And hindi maiwasan yung buong pamilya, yung mga nasa gigilid-gilid, di ba? So may mga narinig ako na boto, merong hindi. Normal yun eh, di ba? Pero wala akong pakialam. Kasi hindi naman sila ang pakikisamahan ko eh. Ang importante sa akin, mahal ako at kasundo ko yung nanay at tatay ng asawa ko. Yun ang pinaka-importante sa akin. At ayun na nga, dito nga sa pamilya ko din, di ba parang binigyan mo na ng pearl earrings? Yes, nung... Si Lola Karing. Yeah, nung kinasal kami ni Fernan, binigyan niya ako binigyan ng pearl ka, yes. You know? Kasi yun daw kinasal siya, binigyan niya ako. Ay, binigay sa kanya... Kaya binigay mana, sa akin yun. Minana. And ngayon ko lang ibubuking matagal na panahon na ginawa din ang biyanan ko yun sa akin. Sa tunay na buhay. Nung kinasal ako, binigyan niya ako. And pangako ko sa biyanan ko kay mamita, sabi ko, pag kinasal, unang anak kong babae, ipapasa ko sa kanila yon. So, paano mo sinuyo si mamita at si oh. Actually, wala naman akong ginawang extra talagang bagay. O alam mo yun, naging ako lang. Alam mo yun, pinakita ko lang sa kanya, rumespeto lang ako, gumalang lang ako. Pinakita ko sa kanya kung sino ako. Kumbaga gusto ko tanggapin niyo ako kung ano ako. Hindi yung datanggapin ako dahil sasawa. At hindi ganun ang biyanan ko. Kaya ang swerte ko. Kilala mo ba? Yes. Kilala niyo biyanan ko, lalo kaya na nakasama natin. Nakasama natin sa Magandang Buhay. Oh, naging jologs nga din dahil sa akin. Oh. Hi, mamita! Pero ito, kailan yung moment na nasabi mo, anak ko ako na yung loob niya, ni mamita? Okay, kasi ito yung kwento. Buntis ako, hindi ko siya nakikita, hindi ko siya nakikilala. Buntis lang ako, then pagkapanganak ko, pagising ko, unang gising ko na nilabas ko na si Arjo, pagising ko, merong dalawang kastila na nasa tabi ko. Tapos nakatingin lang sila sa akin, tapos sabi ko, hi po, good morning po. So alam ko ng mami niya tsaka lola niya. Tapos sabi niya, I am the mother of Art and this is ano, mamita. Oy, the English Abolita. Ganun sabi ko. Hi po, so kabado ako kasi mga kastila. Ang hirap ka kapang anak mo lang kinabahan ka. Pagising ko. Yun. Tapos unang binanggit ng mother-in-law ko, ang cute-cute ni Arjo. Ang cute-cute ni baby. Yung ganun. Tapos, thank you po. Tapos mula nun, Tuloy-tuloy, slowly. Una nagmahal sa akin sa pamilya ni Art, nanay niya. Yung naramdaman ko talaga, inakap ako. Nung moment na naramdaman ko yon, sabi ko, safe ako. Mama ng asawa ko to. Na iba kasi, alam naman natin na iba pa rin yung pagkasundo natin yung mga biyanan natin. Yes, oo. Diba? Especially yung mother. Oo, kasi yes. Yun, in fairness naman talaga namang, ikaw, grabe naman ang pagmamahal mo kay mamita at talagang yes. Pagtatanggol kita mo kay naman mamita. Kita mo naman yun, andun ka naman. Then, yun nga yung sinasabi ko sa mga anak ko, sa lahat ng mga anak ko na kailangan pag magkaasawa ka, kunin mo yung loob ng magulang ng asawa mo. Para maging happy yung pagsasama ngayon, may mga question. Eh kung salbahe talagang mga biyanan, talagang inaaway kami. Kung ganun, basta ipakita mo pakumbaba. Na nirerespeto mo siya, magpakumbaba ka, huwag mo siyang bastusin, huwag mong, salubungin. Alam mo yung salubungin, kasi may puso yun eh, later on, mamahalin ka rin yan. Mamahalin ka rin ng mga, lahat naman tayo may kabutihan eh. Hindi naman ako naniniwala na may taong pinanganak masama talagang talaga. Masama. Oo, wala. Merong puso ang mga tao. Correct. Talagang para harmonious ang pagsasama ng pamilya. Yes. Kasi like, di ba, alam mo, dahil kami, like, pag out of town kami, andun lahat, ang pamilya. Bit-bit ng biyanan ko. Bit-bit kaming lahat. Mas
gusto nga nila, oh, wala kayo, oh, amin yung mga apo namin. Yung mga ganun, ang saya, ang sarap na ng buhay, di ba? One big happy family, yun lang. Oo. Pero balita nga namin ngayon, Ma'am, si Sylvia, talagang mas kumakampi pa sa'yo si Mamita kaysa sa anak niya si Papsi Art. Ay, oo. Takot ang asawa ko sa mami niya. Ano pa? Pag, pag nag-aaway kami, sandiyan si Mami, sabi ko, Mami, oh, yung anak mo. Niluloko ako niya. Eh, mga ganon. Like, alam mo to dahil. mga alam mo na, mga chicks. Mami, alam mo yung anak mo, nandiyan chicks. Oo. Yun, away na silang dalawa doon. Nasa likod, let's say, nandiyan si Art, nandiyan si ano. Mga noon-noon pa to, hindi ngayon. Andiyan si Mamita. Wala na to, napag-usapan lang noon. Andiyan si Art, nakatalikod siya sa akin. Tapos andiyan si Mami. Ah, nandito si Mamita, nakatalikod sa akin. Andiyan si Art. So ngayon, ang mangyayari, nakatingin sa akin si Art, tapos nakatalikod, sabihin ko sa kanya. Sabi niya, ganyan. Kinakampihan ako ni Mami. Wow. Sa tama talaga si Mamita. Mas masarap, di ba? Mas, tsaka maganda kasi silang mag-asawa. Sobrang close kami ako, si Didi, si Helen, yung mga daughter-in-laws nila. Pag lumalabas kami, kahit saan, sinasami kami ng Biyana. Like nangyari sa amin, isang araw, sabi ng biyana namin, punta tayo sa Holy Land. Mga anak nila. So, ang sabi nila, dalhin yung mga asawa ko. Diba parang, libre kami lahat. Yun ang yung sarap. Mga nakukuha mong, diba? Correct. Basta ba magkaisa, may pagmamahalan. Tsaka masarap na lahat yung nakangiti doon. Hindi yung merong mga, diba pagka may mga tampuan or merong hindi type na, ano, ginaganon na, hindi pinapansin, naiiwan. Yes. Alam mo yung nasa table kami, daldalan ng daldalan. Tapos, masaya diba, kaya. Diba, saan yung biyanan ko dahil kasama natin, nakikipag-jismisan. Yes. Sa table, habang ang iingay natin ngumuya nun. Hindi, pero pagkain nila, ang sarap. Oo. Tapos, eto, Ma'am si Sylvia, kailan yung huling, nagkatampuhan ba kayo ever ng mother-in-law mo, ni Mamita? Or hanggang ngayon ba may ganun pang mga hindi pagkakaunawaan? Actually, wala kaming tampuhan talaga na malaki. Wala talaga. Sasabihin, hindi siya nagsasabing nagtatampo ako sa'yo, Jojo. Hindi ganun. Kundi sasabihin lang yan na, hindi na kita nakikita. Hindi na kita nakakasama. Parang palambing. Yung palambing. So, pag ganun, alam ko na ang ibig sabihin. So, sabihin ko kay Ria at kay Arjo, yung Mamita nyo nagtatampo na, hindi na tayo nakikita. So, paano ka bumabawi pag nagtatampo na sa ganun? Na, nandun sa bahay, pinapapunta ko, doon nagla-lunch, doon nagdi-dinner, o namamasyal kami. So, ako isa na masasabi ko, ang swerte-swerte ko sa father-in-law ko, sa mother-in-law ko. At nakikita nga namin sa mga post niyo, talagang yes. Family talaga. Family-oriented talaga sila. Yes. Si Mamita nga, tinuruan ng saya, anyway. Oo, diba? Nagtala si Mamita. Sweet, ang cute.